good morning to all of you. This is Michael R. Caroche. Welcome to my YouTube channel. Hola a todos! Or hello to everyone. Ako nga po pala isang bilingual quality analyst or QA sa isang in-house financial BPO company dito sa Manila. At ako po'y nag-evaluate ng mga Spanish and English calls to ensure quality between the interactions of our customers and our agents. At ako po'y natutong magsalita ng Espanyol sa pamamagitan po ng personal studies at nag-aral din po ako sa Cervantes Instituto for 1.5 years. And the aim of this program is to allow our Filipino or mga kababayan natin, or Filipino speakers, to relearn the language that has long been part of our history. At sa panahon ngayon na to ng globalization, it pays to know another language. Hopefully, you will land to a high-paying job. And magagamit nyo rin po ito pag pumunta po kayo sa ibang bansa, especially sa Latin American countries kung saan ang Spanish ay well used. At hindi nyo po na itatanong, ang Espanyol po ang second largest language with the most speakers in the world. And in today's lesson, pag-aaralan natin ang El Alfabeto Espanyol, ang tunog at ang tamang pagbigkas nito. Simulan natin sa letter A o letrang A. A. Halimbawa nito ay astronauta o astronaut. Ngayon naman, letter B o letrang B. B. O bebe o baby. Letter C o letrang C. C. Tatandaan nyo po na sa Spain ang pag-pronounce ng C ay the. The. Kung saan yung dila natin ay tumatama sa dulo ng ating ngipin at medyo lalabas ng konti para ma-pronounce yung TH sound. Pero sa Latin American countries, C. Walang TH doon. Ang isang halimbawa nito ay coche or car. Ang susunod na letter ay letter D o letrang D. D. Halimbawa nito ay dentista, doktor. Ngayon naman ang letter E o letrang E. E. Ang halimbawa naman nito ay elefante. Ang susunod na letter ay letter F. At binabaybay ito bilang letrang F. F. Ang halimbawa nito ay flores or flowers. Ito na ang letter G. Pinupronounce ito na G. G. Tatandaan nyo na guttural yan. Ibig sabihin, nanggagaling yan sa lalamunan natin at kinakailangan na parang nasusuka ka. Natatandaan ko na nag-aaral kami sa Cervantes na tawang-tawa talaga ako kasi parang ilinalabas mo lahat ng ano, laway mo. Subukan nyo. He. He. At ang halimbawa nito ay gigante or giant. And now following that letter is letter H. At binabaybay ito sa Espanyol bilang H. H. Kung mapapansin nyo dyan sa video, may kita nyo na ang simulang letra niyan ay H. Pero hindi yan pinupronounce. Ang ipopronounce nyo lang dyan ay yung sa simula ng A, A-che.
At ang halimbawa niyan ay hermosa or lovely or beautiful. So tatandaan natin, silent H yan. Tulad ng isa pang halimbawa na to na hamburguesa o hamburger. Dire-diretso tayo sa letter I o letrang E. Hindi na iba sa alpabetong Pilipino. At ang halimbawa nito ay iguana. Iguana. At ito na ang isa sa pinakahihintay kong letra, ang letter J. Kasi guttural din po ito. Ibig sabihin, nagagaling sa lalamunan. So parang ilinalabas mo yung mga laway mo. Sorry sa mga kumakain dyan, but that's how it works. Katulad ng letrang J, ito naman ay ang J pinupronounce sa Espanyol bilang Jota. Jota. So hindi ko na na-practice yung guttural sound niya. Pero imagine niyo na lang na parang ilinalabas niyo yung kinain niyo. Jota. Sorry sa mga Spanish speakers out there. I'm trying to make it really sound like the genuine Jota. Ayan. So ang halimbawa nito ay hugo. Ang hugo ay juice in English. At lagi nyo palang tatandaan, mga katalkies, na ang Jota, tulad ng G, ay hindi guttural sa Latin American countries. Ito ay visible or evident lamang sa mga taga-Spain. At sabi nga nung Espanyola kong profesora noon, sabi niya na sa ano daw sa Spain, kapag may baby kayo, kapag nagagawa nila na nilang i-pronounce yung mga guttural sounds katulad ng G and Jota, pinagse-celebrate daw nila to at sobra silang natutuwa kasi parang ito yung peculiar na sound ng Espanyol na hindi madaling i-pronounce. Kaya pag nagawa mo to, bravo sa iyo. Ang susunod na letter natin ay letter K o letrang K. K. Alam niyo ba na ang letra na to ay isang modern addition to their alphabet? At ang isang halimbawa nito ay karate, Kuwait or Kuwait. Continuing with letter L o letrang L. L. Isang halimbawa nito ay Lithuania o Lithuania at letra o letter. We welcome letter M at pinupronounce to na M. M. Hindi yung M-M lang. M. Como por ejemplo or just like for example, mama, madre. And this time, we welcome letter N or N, letrang N. Como por ejemplo, or just like for example, niño, young boy, or nido, o nest. Ngayon naman, letter O o letrang O. Pareho yan ng alpabetong Filipino. O katulad ng oliva. At ibig sabihin nito sa Ingles ay olive. Ngayon naman, we have letter P o letrang P. Como por ejemplo, just like for example, papa or father. This time, letter Q o letrang Q tulad ng quinto. We have letter R o letrang R. R.
tatandaan nyo na medyo i-hold nyo ng konting segundo yung pag-pronounce ng R. Kailangan rolling R talaga siya para you would sound authentically Spanish. Katulad ng Rodrigo o raqueta. O ibig sabihin, racket or tennis racket. Ngayon naman, ang letter S o letrang S. S. Isang halimbawa nito ay Santos or Saints. Patuloy tayo sa pagtalakay dito lamang sa Talk Spanish with Mike. Ngayon, ang letter T o letrang T tulad ng tenedor or fork. This time around, we have letter U o letrang U. U. Como por ejemplo, just like for example, Ucrania, Ukraine, o unidad, or unity. Malapit nang matapos ang ating alfabeto, at ngayon naman, babaybayin na natin ang letter V, o letrang V. Just like for example, victima or victim. At eto na ang letter W o letrang V doble o doble U. Sa Espanya, kadalasan sinasabi nila ang W ay V doble. At karamihan naman sa Latin American countries ay doble U. Ang isang halimbawa nito ay whiskey. Tatandaan nyo lang na ang W o doble U o V doble ay isang hiram na letra. Kung saan ay dinagdag lamang to sa original na alpabeto nila. Kaya marami sa mga salita sa Espanyol na nagsisimula sa W ay mga hiram din na salita. At eto na ang letter X. Sa tingin ko naman, familiar tayo sa letra na to kasi palagi natin itong naririnig. Ito ang X. X. Ang halimbawa nito ay selopono o xylophone. At ito ang pangalawa sa huling letra, ang letter Y o ye. Ito ay pinopronounce din bilang Igriega kasi ito yung letter E ng mga Griego. Katulad ng yoyo. At ngayon ang panghuling letter natin ay letter Z. Alam niyo ba kung paano to binabaybay sa Espanyol? Theta. Theta. TH yung pag-pronounce ng Z. So nagiging the. Tatandaan mo na kinakailangan dumikit yung dila mo sa dulo ng upper teeth mo para magkaroon ng TH sound. O pwede namang parang letter C lang o C. Katulad ng seta. Seta. Isang halimbawa nito ay zoologico. Zoologico o zoo in English. Additional, di pa pala tapos. Bonus letter lamang po ito para sa inyo. Meron pong kakaibang letra ang or distinct letter ang alpabetong Espanyol. Ito yung double R or double R. So mahilig sila sa mga inuulit na R. Kaya talagang minsan tongue-twisted ka or tongue-tied ka, lalo na kapag nagtitake ka ng calls. Nung ahente pa lamang ako, when I was taking calls, talagang minsan nabubulol ako kasi meron silang double R. Katulad ng zorro. Zorro.
or Zorro. At isa pang halimbawa nito ay perro. Perro. Or dog. At yan lamang po sa araw na ito. Dito sa Talk Spanish with Mike, and hopefully you were able to learn a whole lot of things from the Spanish alphabet. Kung kinakailangan niyo pong balikan ang ating video, feel free to do so. Repeat that button right there. Replay it. At huwag niyong kakalimutan, please hit that like button, share this video, and subscribe to my YouTube channel. And also, hit that notification bell right there para pag may bagong video si Talk to Mike, you will be able to get notification right away at mapapanood mo ang latest na tutorial natin. Ito yung tutorial number 4, and I'll be back again with a whole new video next week. This is Michael R. Caroche. I'll leave you in peace, love, and happiness. Bye for now!